10 mga houseplant na mapanganib para sa iyong alagang aso. Ang mga halaman ng sambahayan ay maaaring tiyak na makakapagbigay buhay ng isang bahay, ngunit sa kasamaang palad, ang ilang mga species ay mapanganib para sa iyong mga alagang hayop at maaari ring mapatunayan na nakamamatay kung nakakain sila. Marami sa mga halaman na ito ay kilala sa iba't ibang mga pangalan kaya inirerekomenda na ang lahat ng mga may alagang hayop sa bahay ay maging pamilyar sa kanila. Mahusay din na ideya na magkaroon ng isang first aid kit na magagamit para sa iyong alagang hayop kung sakaling may anumang uri ng pinsala. Pero bago tayo magpatuloy, mangyaring gawin para sa akin ang isang pabor, sakaling maibigan nyo ang ating video, kung maari ay ibahagi ang videong ito sa inyong social media account dahil makakatulong ito na maikalat ang magagandang tips na ito, e-like at mag-subscribe na din po kayo para maging updated kayo sa mga bago nating mga post. Una, lilies. Ang pamilyang lili ng mga halaman ay malaki, ngunit ang ilang mga miyembro nito ay nakakalason sa mga aso at pusa. Ang mauna lowa, na kilala rin bilang peace lily, ay nakakalason sa mga aso at pusa, habang ang stargazer at easter lily ay nakakalason para sa mga pusa lamang. Sa katunayan, ang stargazer at easter lily ay maaaring nakamamatay sa mga pusa kung hindi ito agad nagamot dahil nakakaapekto ito sa gana sa pagkain at mga bato. Tulad ng para sa peace lily, ang iyong aso o pusa ay maaaring magsimulang magsuka at magkaroon ng isang problema sa paglunok dahil sa irritated lips at dila kung ito ay nakakain. Aloe vera. Habang ang aloe vera ay isang kamanghamanghang halaman para sa mga tao dahil sa mga katangian na pagpapakinis ng balat ngunit may kabaligtaran itong epekto sa mga alagang aso. Naglalaman ang mga dahon nito ng isang uri ng gel na sangkap na hindi nakakasama sa iyong alagang hayop kung nakakain ngunit ang iba pang mga bahagi ng halaman ay maaaring makapinsala sa digestive system ng isang aso. Ivy o heather helix. Narinig nating lahat ang tungkol sa poison ivy, ngunit kahit na ang regular na ivy, ay maaaring mapanganib sa isang aso kahit na ito ay medyo maganda. Ang isang aso ay maaaring magkaroon ng pantal, o mga problema sa paghinga kung nakain ng halaman, ngunit ang mga bagay ay maaaring maging mas malala, dahil ang ivy ay maaari ring humantong sa isang pagkawala ng malay o paralysis. Jade o Crassula ovata. Ang halaman ng jade ay makikilala, sa pamamagitan ng maraming mga alias tulad ng jade tree, dwarf rubber plant, Chinese o Japanese rubber plant, friendship tree at baby jade. Anumang nais mong itawag dito, tiyaking ilayo ito mula sa iyong alagang aso o pusa. Walang sino man ang talagang nakakaalam kung ano ang mga tukoy na lason sa halaman na ito, ngunit ang paglunok nito ay maaaring magresulta sa pagsusuka, incoordination, ataxia, isang mabagal na rate ng puso, bradycardia, at o pagkalumbay. Dumb cane, Diefenbachia. Ang Diefenbachia ay karaniwang kilala bilang dumb cane, exotico o tropic snow, at nakakalason ito sa parehong mga aso at pusa. Ang mga mapanganib na lason ng halaman na ito, ay maaaring magresulta sa pagkasunog o pamamaga ng bibig at dila, pati na rin ang kahirapan sa paglunok, pagsusuka, at pagtaas ng laway. Sa ilang mga kaso maaari itong maging sanhi ng mga paghihirap sa paghinga at kahit kamatayan. Elephant ear caladium. Maaari mong makilala ang makulay na species ng halaman na ito, sa pamamagitan ng iba pang mga karaniwang pangalan tulad ng malanga, viasori, paitaro, cape o ape. Ang mga kemikal na matatagpuan dito, ay katulad ng sa Diefenbachia, sa makatuwid ang mga reaksyon ay halos pareho. Nangangahulugan ito na ang iyong alaga ay maaaring magdusa, mula sa mga problema sa bibig, nadagdagan ng paglalaway o drulang, pagsusuka, at kahirapan sa paglunok. Pothos o Devil's Ivy, Apipramnum aureum. Kilala rin bilang satin o silk pothos, ang halaman ay nakakalason sa parehong mga aso at pusa, dahil maaari nitong ma-irritate ang bibig at dila. Bilang karagdagan, ang iyong alaga ay maaari ring magdusa mula sa pagsusuka, nadagdagan ng paglalaway at paghihirap sa paglunok. Ang halaman ay nauugnay sa philodendron at maaaring maging sanhi ng mga katulad na sintomas. Sago palm, Cycas revoluta. Ang lahat ng mga bahagi ng halaman na mukhang kakaibang ito ay maaaring maging sanhi ng mga problema para sa iyong alagang aso.
Kasama rito ang mga ugat, dahon at maging ang mga buto. Lahat sila ay nakakalason, at ang nakakain ng anumang bahagi ng halaman na maaaring humantong sa pagtatae, pagsusuka at kahit pagkabigo ng atay. ZZ Plant, Zamaculcus. Ang halaman na ito ay tiyak na hindi ZZ Top para sa iyong alaga, dahil maaaring magresulta ito sa mga irritable na reaksyon kabilang ang pagtatae at pagsusuka. Asparagus Fern. Ang halaman na ito ay masama para sa parehong mga aso at pusa, at kilala rin bilang Emerald Fern, Emerald Feather, Sprengery Fern, Lace Fern at Plumosa Fern. Naglalaman ang halaman ng isang lason na tinatawag na sapogenin, at kung ang mga berry ay nakain, maaari itong humantong sa pagtatae, pagsusuka, sakit ng tiyan, at pamamaga ng balat. At number 10. Sobred, Cyclamen. Ang namumulaklak na halaman na ito ay magpapasaya sa anumang silid ngunit nakakalason ito sa mga aso at pusa. Kapag nalunok ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng laway, drooling, pagtatae, pagsusuka, at abnormal na tibok ng puso at o mga seizure. Maaari rin itong maging nakamamatay sa mga malubhang kaso. Kung nais mong palamutihan ang iyong bahay ng mga halaman, maraming mga uri na ligtas para sa iyong alagang aso, dahil naglalaman sila ng walang mapanganib na mga lason o kemikal. Ang pinakakaraniwan at tanyag sa mga ito ay ang hens at chicks, burrow's tail, blue echeveria, ponytail palm, at bamboo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.